So this is the plan. Ito yung plan na aking ginawa na tutugma dun sa aking grow box rack na pang third layer na 0.40 by 1.20 ang suko. So ito siya. Sakto ang tabas niyan para sa, kasi ang typical board size natin na 4x8 para sa isang styro na katulad ito to. Ginawa ko na ng layout actually na 4x8 by 1 inch na styro board. So yung 4x8 actually is 1.20 by 2.40 meters. So sa 0.60 by 0.40 makakagawa ka ng 12 panels na 0.6 by 0.4 na yan, isang ganyan sa top view. So ang kailangan mo niyan ay top, bottom, tapos dalawang side na yan na 0.6. Tapos dalawa rin na side na 0.4. Tapos ang height niya is 0.20. So ibabawas natin yung kapal nung nasa ilalim tsaka yung top na ating styro. So may iwan is 0.15. So dalawang 0.15 ang kailangan natin. Kung papansin niyo, dahil square siya, gagamit ako ng square na net cap. So gagawin kong 12 ang pwede nating itanim dun sa usual na nakasanayan natin na 8. At with the same size ng grow box. So ko-compare ko muna, no, para mas makita niyo yung ano, yung comparison. So ito yung typical, ito yung sukat na 0.6 by 0.4 na aking ginawa ng box. At ito yung usual na fruit styro box na ating ginagamit na 8. So yan yung mga butas. Actually, pwede pa to. Kaya lang, ang daming works din. Magulo kasi, sa katulad natin na usually, ang hirap gumawa ng bilog eh. Yung pagbutas nga na bilog na ganyan, tapos susukati mo pa, parang mahirap siya. Talagang kailangan ng special skill, oh. Kaya marami ka munang sisirain bago mo magawa ng perfect. Okay. So, ito na ngayon yung layout na nasa ating plan. Papansin niyo, nandiyan na yung ating mga square. Kasi ang gagamitin ko, gagamitin po natin na ating, ayun. Yan. Ay, meron pa pala akong mga seedlings for germination. Sorry. Pati na lang. Yan. One soy. Ano pa ba to? Big wave. Tsaka, ba? Red lettuce. Okay ah. Sana mag-germinate dahil sa malamig yan. So dito meron tayong 8. Dito meron tayong pinipilit kong 12. Kasi ganitong gagamitin ko. Itong dating seedling tray. Lalagyan ko lang ng butas. Sides. Tapos lalagay, ipit ko sa medium na foam. Tapos ayan na ilalagay ko dito. Lalagyan ko lang butas sa ilalim. Na. So kung isipin mo, I'll be putting it here. Ganyan. Kalilay siyang ganito. No. Yan. Like that. So, okay. Moving on. So, para madalian tayo sa pagplano, no? Gumawa na rin ako. Actually, meron akong layout. Meron akong guide. Ito. Yan. So, ang una natin dapat gawin is sukatin yung ating margin. So, ito, as you can see, ang una kong ginawa is una, sa paligid, no? So, ito, pinagay ko muna yung thickness ng ating styro. Ito. Ito. So, ito yan. Sulit sa pencil. Ito. Ito siya. Paikot na. Tapos, gumawa pa ulit ako ng isa pang ganun, kakapal, para maliit,
para yun yun yung ating space bago tayo magbutas. No. So pagkatapos niyan, so kunyari ito na siya. Ito na ngayon yung huling. Ito na ngayon yung huling guhit. So sa loob na to, diyan na tayo ngayon maglalagay ng butas para sa ating para sa ating net caps. Okay. To show you clearly ito. So gagawin na natin ito. Ito po. Okay. So kailangan natin munang gawin is dahil ang sukat ng ating net cap, ang butas na kailangan natin gawin ay 0.45 by 0.55 by 0.45. 0.045 by 0.055. At para hindi rin ako malito, actually, yung sukat nito, ginawa ko ay ginupit ko na para hindi na para siguradong eksakto ang aking pagbutas sa style. Okay, ayan niya. Diba? So, dapat na lang ma-determine yung mga boundaries or yung linya na kung saan kususundan yung ating pagbubutas. So, kung ito, ito yan. Itong kapal na to, nandito, tapos nilagyan ko pa ulit ng isang ganun kapal. So, ito is 2.5 to 1 inch is 2.5 centimeters. So, para madali, ang mahirap dito ay kunin yung center. So, para madaling makuha yung center ng ating pinaka-top styro, ang gagawin nyo lang po, from corner to corner, gumuhit po kayo ng isang straight line. So, ang gagawin natin dito, ganyan. Corner, corner. So, guhitan po natin. Ayan. Tapos, from the other side naman, from here to here, guhitan din natin. Sa bandang gitna, para makuha po natin yung ngayon, intersection nila, ito. Itong intersection na to, ayan po yung center ng pinaka rectangular shape na top cover natin na styro. Either kunin nyo po yan pa ganito, yan po yung lignan yan, either kunin nyo pa ganon, yung po yung center, pinaka center ng ating top rectangular styro cover. So, if kung magagawa tayo ngayon ng line, dahil ito ay sabi nga natin, ito ay 40. Okay, 40. So, 20. Ito. 20. Tapos, sa 20, ganyan natin yung ating 20 ito hanggang dun. Kung saan mayroong intersection. Yan. Tapos, kung gagawa tayo ng line from here to there, ay yung pinaka-center ng ating rectangular cover with respect to the side na 0.40, ito yung pinaka-center na yun. Pagdating naman dito, na mas concern natin yung kasi sa pag-inito, doon tayo maglalagay ng butas. Okay. So, dahil lang ano natin, ang ating sukat na butas is 0.45. So, ilalagay ko lang ito sa okay, mark natin siya ng 0.22.5. Yan, para pinakagitna. Yan. So, yan. Tatapat mo lang sa pinaka-center line. Yan. O, yan na yung layout ng ano. Yung pinaka-ano natin. Halimbawa, ito yung pinaka-center nito. O, tapos, guhit na ganito. Ano yung ating center line projection. Tapat mo yan yung pinaka- gitna rin tong box. Yan. So,
and so on. So, pakikukuha na natin yung gitna. Ngayon, dahil alam natin ito na yung pinaka edge ng susunod na butas, so, ang gagawin na lang natin is ilagay dyan yung sunod. Tama? Ayun, maguhit na rin. So, yan, yan. Madali, di ba? Oh, so, you can make butas na pag-anon sa dalawa, tatlo, apat. Ngayon, if you will ask me, kung tatanong niyo po ako, bakit 12? Dapat 8 lang. Hindi ba sobrang lapit? Yung space ko dito, kasi na-observe ko rin ko eh, yung space nila dito is every, it's almost 8, 7, 7, 8, 7, so ito na malayo eh, actually, 14, so, nag-a-average siyang 8, lagyan na sa 8, no? Kung titingnan niyo po ito, this is 9, pag ganun is, 9, ito po is, mas malayo ito, 15, ito po is, 9, so halos the same. Ang pagkakaiba lang, kasi malaki yung ginamit na net cap, kaya malaki rin yung spacing. Pero when it comes to the plant, imagine this, ito po yung aking petri star. Ano po bang nagagamit na area ng ating pinaka-stem? Turo naman po eh. So magkakatalo nyo when they bloom, pag nag-ano na sila. So basically, minamaximize ko lang po yung space para mas maganda rin yung ating maging yield. Okay. And ang ano po niyan, ang setup ko is dalawang ganyan, so 1.20. Yun ang aking ano, pinaka length ng aking rack na aking ginawa. Kasi, di ba, eksakto naman yung 4, yung 4 na 4 foot na LED lamp, usually di ba tatlo ang kailangan. So with this lalagay ka ng tatlo, hindi mo pa alam kung alin dyan yung pinaka nasisentruhan ng ilaw, di ba? Sa ganito, dahil tuwid linya, hindi irregular shape, may edges tsaka may meron ano sila, inline, okay? So, kung tatlo, nakatapat lahat, di ba? Tama ba? Mas madali. So, yun ang para sa akin, kaya ginawa ko. Kaya, yung aking next transplant, magiging ganito. So, bubutas na natin ito. And to show you more kung ano yung mangyari sa ating yung ano ko, okay. Ito na. Okay. Dalawang bilang butas. So, ano po yung ano? Pag mas maganda. Mas maayos. Sakto rin naman yung sukat eh. Okay, so, i-compare natin dito. Diba, the same lang. So yung curvature niya tsaka yung ito, yung laki ng mechanism yun ang nag-ano ng space. At meron pa siyang butas for tatakpan mo rin pag gumamit ka ng soft box. Pero pag dito, tight. And exacto yung ating mga net cap space. So, mas magiging mas maayos at nakikita natin ng mas maganda at naka-align sila. Hindi katulad ng bilog, parang nahihirapan kasi yung tingnan. Katulad niyan, tanim na nga eh. So, it will grow to ano, some shape kung ano. Tapos, bilog-bilog pa na hindi mo siya ma-evaluate kung how will you handle it. On which side, anong sukat. Parang random. If you look at it here, yan. So, ang gagawin ko, bubutasan ko na lang ito sa more. Tapos, yung water,
ng solution should be somewhere here. So di mas na-maximize na, maganda pa, nasa ayos, di ba? Kung halimbawa dalawa pa lang yung ilaw ko, halimbawa dalawa pa lang yung T5 ko, na lang. So siguro tatapat ko na lang muna kung saan may ilaw, di ba? Hindi katulad nung ganun, alanganin. Siguro pwede rin, pero mas magandang ganito. Diba? Naku-customize nyo yung gagawa at depende pa sa layout na gusto nyo. So, from 8, now this time, for one grow box na ganyan, na 60 by 40, now I could potentially have a yield of 12 plants. When it comes sa ano nga pala, sa budget expenses, so, ang isang 4x8 na ganito, na styro board, na 1 inch, ang average price na kita ko online is, ang binili ko nito, is mga nasa 400. So, you'll buy a grow box like this, 200 plus, 300. Samantalang sa ganito, if you'll do it yourself, makakagawa ka ng at least 3. Tatlong ganito. So, tatlong boxes. So, lalabas na sa 400. Nalos na sa 100 plus lang ang isa. Yun ang magiging cost ng materials except the labor, of course. So, lahat naman yan, gagawa natin ng pagkilos. So, speaking of for the materials, para lang sa box ito, diba, mas cheaper at mas practical.